ito pong spoiled brat na vice presidente na si Sara Duterte, nagmamaktol. Pero alam nyo mga tol, ang tunay talaga na layunin yan, hindi naman yung kawalan ng security. Kasi ang dami-dami niyang security, comparatively speaking, napakalayo nito sa bilang ng dating vice presidente na si Lenny Robredo. Ang tunay na dahilan kung bakit ngayon nila ito binubuhay sa harapan ng publiko ay para i-divert ang attention ng ating mga kababayang Pilipino na sa panahon po ng pananalasa ni Bagyong Karina, libo-libo milyon Pilipino perhaps ang naapektuhan po nito. Marami rin ang nawalan ng buhay. Itong si Sara Duterte dumako sa Germany at doon nagpakasarap para magbakasyon kasama ng kanyang pamilya. Walang problema sa kanyang pamilya. Pero siya, vice-presidente siya ng Pilipinas eh. Kasi nung i-postpone niya lamang yung pagpunta sa Germany ng kahit isang araw para naman magkaroon naman ng malasakit kahit paano na makita sa kanya ang mga kababayan po nating Pilipino. Ito po oh. Noong July 25, 2024, a day after ng pagpunta niya sa Germany, eh naibalita po ito pero nag-viral po ito July 24 eh. Manila, Philippines, amid the inclement weather in Metro Manila and other parts of the archipelago, Vice President Sara Duterte and members of her family left the country for an announced trip to Germany early Wednesday. Yan po ang katotohanan mga tol, na itong si Sara Duterte sa panahon ng pangangailangan nating mga Pilipino, wala po siya rito sa Pilipinas. Palihimpang umalis ng bansa, akala niya naman hindi siya mabubuko. Tapos sasabihin pa na pamumulitika lang daw po itong ginagawa sa kanya kasi galit ang mga nasa ahensya ng ating gobyerno, pero partikular ang kanyang tinutukoy itong si Romer Malbir. At dahil nga po dyan, nag-open letter pa siya dito po kay General Marville. At ito po yung balikan natin, ang walang kwentang open letter nitong si Sara Duterte. Alam niyo, ang daming mga negatibong komento po rito dahil talagang ito pong pagsasalita na ito ni Sara Duterte ay pagpapakita lamang ng unprofessionalism, isip bata at walang kwentang vice presidente. Basahin nga natin yung ilan sa mga komento dito. Sabi nitong si John Pempe Culiado, noong vice president si Ma'am Lenny, wala kang marinig na demand, anak ka nga ni ex-president Digong, puro reklamo. Kailan po kayo nagmumura? Romel Marville na lang po ba tawag nyo sa Chief PNP? Etong si Rick Adahar, masigit kung sa tatay mo sabihin yan kasi bagay sa inyo ang kasabihang ang basurang itinapon mo babalik din sa'yo. Digong nyo, legacy, immoralidad at kasinungalingan. Napakaraming mga negatibong komento dyan mga tol. Pero basahin natin for purposes of reference, ano? Ito po ang kanyang walang kwentang open letter na parang hindi sulat ng isang abogado. Romel, ganun siya kabastos. Porket vice presidente, yung in-earn na rank ng isang pulis na naglingkod ng dekada-dekada na sa ating lipunan ay hindi niya man lang magawang irespeto. Noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Talaga. Pero napakaingay nyo, sampu ng inyong mga supporter. At kung sinasabi mong napakaraming suliranin, eh nasaan ka? Nung suliranin na yan ng mga Pilipino ay nararamdaman, partikular noong Bagyong Karina. Doon, nagpapakasarap at nagawa pang sumama sa maisog rally sa Germany na nananawagan ng pagbibitiw sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Napakakapal ng pagmumuka, di ba? Vice-presidente ka tapos sasama ka sa nananawagan ng pagbibitiw ng Pangulo ng Pilipinas. Para saan? Para ikaw yung maupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kakapalan ng pagmumukha yan, Sara Duterte. Tuloy niya pa rito.
Subalit tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Sa isang banda, naintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na panlilin lang sa aking mga kababayan. Look who's talking, mga tol. No? Si General Marvel pa ang sinabihan na nagsisinungaling. Anak ng teteng na yan, kung meron mang mga sinungaling tao, mga Duterte yon, kayo yon. Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel. Yet, ito ka. Ilang araw nyo nang pinapuputok ang issue na ito hanggang sa ngayon, issue nyo pa rin. Para pagtakpan ang katotohanan, mga tol, huwag nating kalilimutan. Huwag nating kalilimutan na ang katotohanan sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino, itong si Sara Duterte wala rito sa Pilipinas at nagpapakasarap sa Germany. Basahin nyo na lamang kung gusto nyo pang basahin ang open letter na walang kwenta na yan. Pero ito po ang tugon ng isang profesional na lingkod bayan. Siyempre, ang ating chief PNP, eh, hindi yan papatulan. Basahin po natin yung shared post nitong si paring Yayam Dison, ha? Oh. Sabi niya rito, PNP Chief General Romel Marvel proved to be a true officer and gentleman by not responding to the rants disguised as open letter of BPISD. Keep up the great job, General Marvel. Don't mind these trapos. Don't be intimidated by their position and power. Majority of Filipinos are behind those who are just doing their jobs for our country and people. I agree, mga tol. Kasi ito pong ginawa ni General Marvel, ito po ang pagpapakita ng tunay na paglilingkod bayan. Na hindi mo iisipin ang personal mong issue or interest kung hindi ang issue na kinakaharap po ng ating mga kababayang Pilipino. Marami na po na lumipas ng mga chief PNP. Pero itong si General Marvel ang isa sa merong paninindigan na ipatupad kung ano yung tama at dapat. According kasi sa ating umiiral na mga alituntunin o batas, dapat meron po tayong 1:500 police to population ratio as provided under Section 27 ng Republic Act 6975 or DILG Act of 1990. But unfortunately, dahil nga po kulang ang government resources para po mag-hire at magpasahod ng karagdagang mga kapulisan na sasapat sa ratio na yan, hindi pa rin po sapat ang bilang ng ating kapulisan kumpara sa ating populasyon. At dapat i-maximize ng ating PNP ang personal nito para po sa pagpapanatili at pagpapatupad ng batas, pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan, pagpapatupad ng batas para sa proteksyon ng ating mga buhay at ari-arian. At ganun ang ginagawa po nitong si General Romel Francisco Marvel, na mukhang hindi po nauunawaan ng mga D-digits, lalong-lalo na itong si Sara Duterte na napabalita na nanood pa daw po ng Taylor Swift concert sa panahon ng pananalasa ng Bagyong Karina. Hindi ko kumpirmado ang napabalita na yan, pero marami pong mga nagsasabi ayon po sa mga lumilipad na mga balita na nagawa niya para pong manood ng konsyerto ni Taylor Swift kaysa unahin ang pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino. Perhaps pwede namang idinayan nitong si Sara Duterte or i-confirm kung talagang siya ba ay nanood o hindi nanood ng Taylor Swift. Ngayon, ito po ang naging action naman o katugunan ng ating professional organization na Philippine National Police. Kaya pakinggan po natin ang balita na ito, mga tol. Umapila si Vice President Sara Duterte sa mga supporter nito na maging mapagmatyag at tumulong sa pagbabantay sa seguridad ng kanyang pamilya pasunod ng ginawang pagbawi ng security details. Samantala, mas pinili namang manahimik ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marvel kaysa sagutin ang open letter ni BPSA. Si MJ Vasquez sumahataw. Isang araw matapos maglabas ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Philippine National Police Police General Romel Francisco Marvel,
Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na internal itong pag-uusapan ng kanilang hanay bilang respeto sa pangalawang pangulo. Nakiusap din si Fajardo na sana ay huwag nang idamay ang pambansang pulisya sa anumang issue sa politika. Tapos, itong mga Duterte kasi palibasa they are losing their kingdom, ika nga. Kasi sa totoo lang mga tol, once naging pangulo si Rodrigo Duterte, itinuring nitong kaharian ng Pilipinas eh. Pero nawawala na ito sa kanila sapagkat majority ng mga Pilipino ngayon nagigising na sa katotohanan at kakaunti na lamang po ang mga nauuto nila. In fact, kakaunti lang yung mga didishit dito eh. O, ibig sabihin, kakaunti lang yung mga utu-uto at tatanga-tanga. Mas marami po ang naghahangad ng tunay na pagbabago at magandang pamumuno na nakikita natin ngayon siyempre sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. In fact, isingit ko lamang po ito ha. Ito pong si Senador Pimentel. Siya po ay kilalang kritiko ng ating Pangulo at ng pamilya Marcos. Pero nakakatuwang basahin ang kanyang naging pahayag. Ayon po dito sa naging pahayag nito pong si Senator Coco Pimentel, we may not be politically or political allies. Ulitin ko po, we may not be political allies. We may not see eye to eye in our proposed solution to our country's most pressing and serious problems. But that SONA delivered by the President convinced me of these things, that President Marcos loves his country and that he is trying his best. Yan ang lehitimong oposisyon. Sapagkat kahit magkaibang paniniwala nilang politikal ng ating kasalukuyang gobyerno, nakikita niya pa rin na ang ating Pangulo ay nagsusumikap para po sa ikabubuti ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Pero itong mga Duterte at mga didishits, wala po itong gawin kung hindi paninira. Nagpapabricate pa po ito ng mga stories para lamang siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Going back, dito po sa ating pinag-uusapang issue, ang Philippine National Police, dahil nga po ito ay isang apolitical organization, hindi po dapat ito dinadamay sa anumang uri ng pamumulitika na ginagawa po ng mga Duterte ngayon at ng mga supporter nito. Kaya dapat pakinggan ninyo mga didishits ang panawagan ng ating mga magigiting na miyembro ng Philippine National Police na huwag niyo po silang politikahin. Kung ano man po yung laman po ng open letter po ng ating Vice President, we rather address this internally po. Again, out of respect po sa ating Vice President, sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na hayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis. Bago bulitang noong Lunes, naglabas ng liham si VP Sara para kay General Marbil na nag-aakusa rito ng political harassment at pagsisinungaling kaugnay ng pagbawi sa 75 police personnel. Pero again ha, uulitin ko lang mga tol. Ang tunay na layunin nito ay para i-divert ang issue. Para makalimutan ng taong bayan na siya ay sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino dahil po nananalasa itong si Karina, wala po siya dito sa Pilipinas. And perhaps we should also consider this point of interest, mga tol. Kasi meron akong nakita din na nagkokomento tungkol sa issue na ito na this could be a tactic para po magkaroon ng division sa Philippine National Police at mawala yung pagkakaisa ng organisasyon na ito. At eventually, syempre, mag-create po ng discontentment among the ranks at yan ay papabor para sa mga Duterte sapagkat maaaring yung mga mauuto nila ay mag-withdraw ng support kay Pangulong Bongbong Marcos. Doon nakikita nung isang commenter yung sitwasyon na ito. Yon ay isang pwedeng pag-usapan. Pero sa akin naman, medyo yon ay may hindi ganun kalalim. Sapagkat kung meron mang dapat mag-withdraw ng support kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yun Philippine National Police. Kasi walang kapasidad
ang Philippine National Police para po mapatalsik ang Pangulo ng Pilipinas. If you still remember, sa ating kasaysayan, noong panahon ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, ang leadership ng Philippine National Police and the organization itself fully supported the former President Estrada. Pero wala silang nagawa kasi nag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines. Kaya dito, mas titingnan ko na hindi ito ganun ang layunin ng mga Duterte. Ang talagang layunin po rito ng mga Duterte ay i-divert ang issue dahil talagang maraming nagagalit sa kanila. Sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino, wala si Sara Duterte dito sa Pilipinas kahit paano sana magpakita man lamang ng malasakit. Pero hindi yon nadama ng bawat Pilipino. Tuloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. So Nel, sa kanyang security detail, sinabi ni VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga police na matagal na niyang security escorts at nagbantay din sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Paliwanag naman ni Fajardo, nirecall ang police escort sa ilang individual kasunod ng isyo sa moonlighting o illegal na racket ng ilang police. Bukod sa police force augmentation, ay isinailalim din aniya sa refresher training ang binawing security escorts. First week po nung July ay winidraw po at nirecall po yung mga security personnel po. Kung matatandaan niyo, ma'am, nagkaroon ng issue, may mga nahuli po tayo ng mga police na nagmumoonlight. So ang immediately ang ginawa po ng director ng PSPG noon ay nirecall po lahat po ng mga police po natin nagre-render ng protective security doon po sa mga authorized individual including po doon sa mga government officials. And nung nirecall po sila, pinasilalim po sila doon sa mga refresher training. May natitira pang 45 PNP personnel sa security team ni Vice President. Pero ayon kay VP Sara, ipababalik na rin niya ito sa PNP para makatulong sa kanilang operasyon. Kasunod nito, nananawagan si VP Sara sa supporters nito na tumulong sa pagbabantay sa seguridad ng kanyang pamilya laban sa anumang banta ng karahasan. Napaka self-entitled talaga nitong si Sara Duterte, no? Biruin ninyo, mga tol. Pagpalagay natin 70 plus yung tinanggal, ha? May natitira pang 300 plus. Napakarami po noon. Baka 300% higit doon sa dating security detail ng Vice Presidente na si Lenny Robredo sa panahon ng kanyang panunungkulan. Kakaiba talaga itong si Sara Duterte. Sinabi rin niyang hindi dapat mag-alala kanyang supporters at mga kaalyado dahil kaakibat ang panganib sa buhay ng public official. Pero nagpapasalamat siya sa pagmamalasakit para sa kanyang seguridad. Samantala, may pasaring naman kay PNP Chief Marville ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng pagbawas ito, sa security. Isa pa ito. Walang kwentang mayor ito eh. Sa totoo lang. Ano? Walang ginawa kung hindi sumama sa maisog. Imbis na unahin ang panunungkulan diyan sa kanyang syudad, tapos linisin ang kawani ng kanyang munisipyo na pinamumunuan, biruin ninyo, mahigit sa 30 personnel ng City of Davao, adik. Ang masaklap dito, mga tol, itong mga adik na ito, mahigit sa 30 sila, mga public security office personnel po ito, yung PSSO kung tawagin. Ano? Yun yung pinaka local police eh. Sa madaling ilustrasyon, parang barangay tanod ang mga ito. Tagapagpatupad ng kaayusan at katiwasayan sa kanilang syudad, tapos mga adik diyan pa sa City of Davao. Unahin niyo muna 'yon. No, akala ko ba galit kayo sa droga? Bakit personnel nyo mismo diyan sa City Hall ng Davao, mga adik? Security detail ng Vice Presidente. Tanong ni Mayor Baste, kung kulang sila ng tauhan, ay bakit sa security detail ni VP Sara Pahinugot ang kinakailangan nilang pulis? They are stating that they need more men. They need to recall because they needed more bodies. Hindi naman,
sige, 75 niyo po, di ba? Oo, 75 niyo. Pagputan niyo mo sa kanang estasyon, estasyon na nga, dali sa Tibuok, Pilipinas, buha na may kag-isa kada sundan, buha na may isa kada estasyon. Paong yun niyo mo dito mismo sa 75 kabuok na nasa bisik president? Wala na, puro daldal na lang kayo. Ha? Hindi na kayo makakabalik sa Malacanang. Yan ang nasisigurado ng maraming mga Pilipino. Kung may naniniwala man na ang mga Duterte makakabalik sa Malacanang, kakaunti na lamang yon at mga utu-uto at tatanga-tanga pa ang mga yan. So, una nang nanawagan ang mga kaalyado ni VP Sara na sina Senators Ronald De La Rosa at Bongo sa mga dating kawaninang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na mag-volunteer para protektahan si VP Sara. Nananawagan din si Presidential Sister Amy Marcos na ibalik agad ang security ni VP Sara. Ito, napakakapal din ng pagmumukha nitong si Amy Marcos. Sa totoo lang, parang mas kapatid niya pa si Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Oh, hayaharapan ko nang sasabihin sa harapan ng publiko, napakakapal ng pagmumukha nitong si Amy Marcos at hindi ko ito iboboto sa darating po na halalan sa 2025. Gagamitin po natin ang platform na ito para po ipaalam sa harapan ng publiko at ipanawagan na wag po nating iboto sa darating na halalan ito pong si Amy Marcos kasama ni Ronald De La Rosa at ni Bongo at lahat ng mga kandidato na sumusuporta sa mga Duterte mga tol. Magkaisa tayo dyan. Nananawagan tayo sa mga kapwa ko PBBM supporter, mga loyalista na hindi po nauuto nitong si Amy Marcos, huwag po nating iboto ito. At panawagan din po namin sa mga dilaw at mga pink na sana tulungan niyo po kami na ipanalo ang mga karapat-dapat na maging senador sa 2025 at siguraduhin po natin magkaisa tayo mga dilaw, pink, PBBM supporter at Marcos loyalist na walang mga Duterte supporter na mga nangangarap na maging senador ang makapasok po sa Senado sapagkat 6 na taon pong problema yan ng gobyerno kung sakasakali dahil ang mga senador na sumusuporta o nangangarap na maging senador na sumusuporta dito sa mga Duterte, hindi po interest ng bayan ang tinitingnan ng mga yan kung hindi interest ng kanilang mga sarili lamang at ng mga Duterte. Dahil hindi dapat makompromiso ang kanyang seguridad bilang pangalawang pinakamataas na elected official sa bansa. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Tuloy-tuloy lang ang balita mga tol, meron pa yung kasunod. Ah, wala na. Tignan natin. Sa kabila na nakita ang sample ng langis. Wala na pala. Yun na pala yung, hindi ko alam mawari kung saan ko napanood yung isang balita kaugnay niyan eh. Pero, i-compare natin ngayon itong si Sara Duterte sa mga hinahangaan ng mga pink at dilaw na si Lenny Robredo. Napakalayo mga tol. Ito, hindi ko itinataas si Lenny Robredo pero pagkumparahin natin kasi sila yung dapat pinagkukumpare dahil pareha silang vice presidente. Si Sara ngayon, si Lenny nakatapos na. Ano ba yung comparison sa kanila? Stick tayo sa issue muna. Yung detail ng security. Ilan ba ang security personnel meron kay Sara Duterte? Aba, kung hindi tayo nagkakamali, kulang-kulang 500 po yan, 400 plus. Ilan kay Lenny Robredo? Nasa kulang-kulang 100 lamang. Bakit nakaya nitong si Lenny Robredo na sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang presidente, bilang vice-presidente, sa loob ng 6 na taon, ganun lamang karami ang kanyang security personnel. At maalwan niya namang natapos sa kabila ng mga panggigipit na ginagawa ng mga Duterte at ng supporter nito sa kanya. Eh itong si Sara Duterte, grabe naman, 400 plus. Eh ang masakit na katotohanan dito mga tol, hindi naman nila pera yan. Ang mga pinapasahod sa security personnel na yan na mahigit 400, pera po ng taong bayan. At tayo po ang nagbabayad noon sapagkat tayo po ay nagbabayad ng buwis. Kaya tama lamang ang ginawa po nitong si General Marville
na base sa kanilang assessment, wala namang ganong high level of threat para dito kay Sara Duterte. At mas dapat gamitin ang mga pulis na ito na nakadetail sa kanya sa napakatagal ng panahon dahil ini-spoiled itong mga Duterte na ito, na gamitin nga ito sa iba pang mas kapakipakinabang na bagay. At yun, ang pagsiservisyo sa publiko, hindi pagsiservisyo sa iilang tao partikular dito kay Sara Duterte. Pero ininyo, bilyong piso ang maaaring maggastos dito sa mga luho nitong si Sara Duterte na ito sa security. Kasi luho na yan mga tol eh. Kapag ka lumalabis-labis ang security dito, luho na yan. Grabe na yan. Eh kayang-kaya naman ng Presidential Security Group na bantayan itong si Sara Duterte. Bakit kailangan pa ng mga additional police officers na ito? Oh, tapos sisisihin nyo ngayon si General Marvel sapagkat pinapatupad lamang nito kung ano ang tama at dapat. Huwag nyong politikahin ang Philippine National Police. The agency is apolitical in nature. Hindi dapat pinupolitika. Ang birahin nyo kung gusto nyong birahin, mga kalaban ninyo sa politika, hindi itong namumuno sa Philippine National Police. Mga tanga talaga kayong mga DD sheets kayo eh. Sa bagay, kapag katanga, magkakasama silang mga tanga. Kaya mahirap pumatol sa mga tanga mga tol. Kasi pag pinatulan nyo ang mga tanga, dalawa na kayong tanga. Nakukuha nyo po yung point natin. Kaya wag po tayong papatol sa tanga. Ang mga bobo, pwede po natin kausapin at turuan. I-inform po natin sila sa mga dapat nilang malaman sapagkat ang kaalaman ang magbibigay sa kanila ng kaliwanagan. Pero ang mga tanga, wala po tayong magagawa dyan. Mananatiling tanga po ang mga yan. Kahit anong paliwanag po natin sa mga tanga, hindi na po magbabago ang kanilang pag-iisip. Kasi tanga nga sila. Pero kung merong gustong matuto, yung mga bobo, dituruan natin. Itong programa natin, hindi po ito para sa mga tanga. Pero paminsan-minsan, ito po ay para sa mga bobo na naghahangad na matuto. Pero higit sa lahat, ito pong programa natin, para po ito sa ating mga kababayang Pilipino, partikular yung mga hindi po mahilig sa politika, na hindi po malinlang ng mga tatanga-tangang tao na ito na nagpapakalat ng mga kasinungalingan at paninira sa gobyernong ito. Ginagawa po natin ito hindi para sa mga tanga, kung hindi para sa mga kababayan nating Pilipino na sa kabila ng kanilang pagiging busy sa araw-araw na pamumuhay, na hopefully kapag sila po ay nakapakinig sa ating programa, eh malaman nila kung ano yung realidad. Malaman nila kung gaano po katuso ang mga Duterte. Malaman po nila na walang hiya ang mga Duterte at mga supporters nito. Malaman po nila na hindi dapat makabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Sapagkat pag nakabalik po ang sa kapangyarihan ang mga Duterte na ito, mauulit po ang miserableng pamumuhay ng mga Pilipino sa loob po ng 6 na taon na pamumuno ng mga Duterte. Huwag na po tayong magpadlinlang sa mga magagandang sinasabi ng mga supporter nito, particular din ng mga Duterte na ito. Sapagkat yan po ay puro kasinungalingan, puro palininlang lamang, puro pagpapapogi lamang sa harapan ng publiko. Sa panahon ng mga Duterte, grabe ang krimen. Patayan, kaliwat kanan. Illegal na droga, hindi po nawala. Corruption, hindi po nawala. Kaya basically, ang pangako ni Duterte, hindi niya po tinupad. Kasi nangako siya sa panahon ng kanyang pamumuno. Aalisin niya daw po ang illegal na droga. Aalisin niya daw po ang kriminalidad. Aalisin niya daw po ang corruption. Ang tanong, natupad niya ba ang pangako? Hindi po. Kaya wag na po tayong magpauto sa mga Duterte. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.